masayang araw po. Nakagala na po yung ating mga kambing. At ayan po, yung ating dalawang kids, talagang nalabas na. Nasunod na po sa kanilang mama goat or nanny. Wala pa po tayong additional na umaanak. Pero meron po tatlong malaki na rin yung chan. At developed na po ang kanilang udder. So inaasahan ko pong aanak na rin yon nang hindi na magtatagal. So dito naman po tayo magpasyal sa ating dating third breeding pen o B-Boy's Paradise. Dito po nakalagay yung ating 10 dumalaga. Na mali po yung estimate ko. Akala ko end ng January, pwede na. End of February pa po natin sila or first week ng March itatawid. Ito lang po yung kulungan ng ating mga kambing na siya rin nating ginawang kulungan ng ating mga iwinalay noon. So ito po ang dulong area ng farm at ito rin po ang magiging ating second breeding pen na pamula po sa area niyan. Excuse me po. Papunta po rin sa unahan doon. Yung pong unahan na yon, ang kinalalagyan nila Bobby ngayon na kasama yung apat na dumalaga. So itong area naman po ito, mula po doon sa may yerong yon, hanggang sa bakod pong ito, ang ating i-adjust para po itong isang buong area ito ay magiging third breeding pen. Palitan nga lang po ng lugar ng paglalagyan natin sa ating mga alaga para po ma-minimize natin ang threat ng sakit. Makakapagpahinga po ang lupa ng ilang buwan bago natin itawid uli ang mga baboy. Hindi pa po ako sigurado kung every 6 months ang gagawin nating rotation sa ating mga kulungan or every 3 months or 2 months, depende po kung anong makita nating magandang sitwasyon. Ang advantage lang po kasi, kung gagawin nating every 6 months ang rotation, pwede po kami magtanim ng gulay habang nagpapahinga ang lupa. Pero kung maigsi po masyado, siguro pwede pa rin magtanim po ng gulay, hahanap tayo ng fast maturing na mga gulay na madali rin pong i-market sa palengke. So yan po, 10 ang mga ito. Ang bibilog na po kasi nila, malaki na rin. Akala ko po na nasa edad na. Kaya lang nagbilang po ako ng mula ng ipanganak, 5 months pa lang po sila ngayon pala. So hindi pa po natin pwedeng itawid at kung makakastahan next month, 6 months old pa lang po. Kaya po maghihintay na ako ng isang pang buwan bago sila itawid. At least pag makastahan po noon, pa 7 months na siya or 7 pa 8 months na. Depende po sa cycle ng kanilang paglalandi. Kasi po 21 to 24 days ang heat period, kaya po kung nakalipas na ang heat period niya, pag itinawid natin ng 6 months, aabuti na po ng 7 months old bago siya makastahan. So yun po, dahil malamig naman ang panahon, hindi ko na po pinalalagyan muna ng tubig ang ating piggy pool. Gumagawa naman po sila ng kanilang mga mud pool. Kung wala man pong tubig, ayan, bubungkalin po nila yung lupa. At yung malamig na lupa ang kanilang hihigaan sa ilalim ng tuyong lupa. So yan, 2 po yata o 3 yung ating batik dito. So hindi ko na po i-consider yan. Ang importante po sa akin ngayon ay malaki ang kanilang katawan. Maganda po ang kanilang dede. Yun po muna ang ating consideration sa ating pagpili ng mga gagawing inahin.
kasi po kakaunti yung ating pagpipilian muna, kaya hindi po tayo magmamaselan sa ating gagamiting pambreeder. Total, alam po natin na mga ito ay galing sa malalaking lahi at iiwas naman po tayo sa inbreeding, kaya po kumukuha tayo ng mga barako galing sa labas ng farm. Excuse me po. Si Terdy po, kaya kinip ko yung kahit na barako po natin dito sa farm, ang mapapasama po kay Terdy ay mga anak na ni Rocco. So hindi niya na po kalahi yung kanyang mga makakasama at posibleng makastahan. So yan po ang ating update dito sa likod ng farm. Ito naman po si Mario, na bilog na ang kanyang katawan dahil po ang trabaho ay kain tulog. Yan po, hindi na makita yung kanyang spinal column kahit na malapitan ang kuha. Malapad na rin po ang kanyang balakang, hindi na litaw ang mga tagyang. Nung pungkunin natin siya, talagang payat na payat. So, nakukondisyon na po ang katawan niya. Pang balak po kay Mario ay mga mid-February or late February, ipapasok po namin siya dito sa isa nating weaning pen. Para po tanggalin yung tali, maglakad-lakad pa siya. May silungan naman po dito. At by March po, sasamahan natin siya ng mga dalawa o tatlong dumalaga. So, makikita po natin, dahil malaki na po siya kaysa sa mga dumalaga, kung marunong magtrabaho si Mario. Kasi po, mahabang baboy din itong si Mario, kaya maganda sana ang mailalabas niyang biik kung magtatrabaho po siya. So yan po ang ating hope kay Mario na come March or April ay magtatrabaho na siya. Kaya dito lang po muna siya sa ilalim ng puno ng akasya. Nakatali po dun sa mataas na sanga yung kanyang lubid para po hindi siya ma-entangle. Hindi po pupulupot sa paa niya. At ito naman po si Terdy, ang pinakabata nating bulugan. So matagal-tagal pa pong mag-a-abstain si Terdy. Dahil kamag-anak niya pa po ang ating mga ilinalabas. Pero lang po kung makakapili ako ng ilan na mule foot dahil hindi niya po kamag-anak yung mga mule foot. So gagamitin ko po siya kung may mapipili tayong mule foot pa sa mga inianak ng ating mga inahin sa consolidated pen para po ma-prove muna si Terdy na pwede siya. Pero ang talagang naka-assign po kay Terdy niyan ay yung mga magiging anak ni Rocco. Nabanggit ko po na sa rabbit, nagfo-fostering din po tayo. Ito po ang example. Yan po, yung nakagip ng yon, kaya po yan nagalaw pong yon. Payat na payat po siya. May kapatid pa po siyang nasa dulong yon, na payat din. Kasi po, yung mga yan ay anak ng rabbit dito sa kabila, si number 87 po, na ngayong panganganak niya, ay hindi nagpadede. So napansin po ni Mariano na hindi lumalaki yung mga kits, kaya po isinama niya dito sa kabila. Kaya mapapansin niyo po na yung kasamahan niya mas malalaki na kaysa po sa kanya. Kaya po kung mag-breed kami, minimum po ng dalawa, kuminsan po tatlo hanggang apat. Para nga po pag may nangyaring ganyan na ayaw magpadede, sa halip na mamamatay na lang po yung mga kits, may chance pa po na mabuhay dahil ipaampun po natin sa iba. At dito po tayo sa kabila,
mas malalaki na po yung ating mga kits dito. Yan po, malapit ng iwalay. Nakastahan po ng 11:28, umanak po ng 1:01. So, mag-iisang buwan na po ang mga ito. Usually po, at 30 to 32 days, nagwi-win na kami. Pagkatapos naman po nun, binibigyan namin ng 10 to 14 days para po maipon uli namin yung at least tatlo silang magkakasabay na pakakastahan. Kung minsan po, apat para nagagamit lahat yung ating mga box. O, ayan pa po ang ating mga kits na soon to be available. Mawi-win na po sila. Ito pong mga ito na win na, pinalalaki, isa-sex naman po natin ito. At yung mga babae, may iwan po dito sa likuran. Ayan po, may mga bakante pa tayong kulungan. At yung mga lalaki, for meat na po sila, dadalhin natin doon sa unahan. So yan po ang ating buong kaganapan dito sa 4A Integrated Farm. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Please share, like, and subscribe.